Hambalos Multimedia Channel INC, kakampi ng mga naaapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel IMC. Halina't panoorin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Orago ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating Ihambalos Mo. Dito po sa Ihambalos Multimedia Channel. Kumusta po kayo? Kumusta po yung nagdaang bagyo na si Typhoon Bising dyan po sa inyong mga lugar? Dyan po sa Kamsur, sa Eastern Park, sa Lagunoy, San Jose, Presentacion, Goa, at sa iba pang karatig bayan. Sa Masbate, sa Norte, Camarines Norte, ang Eastern Part ng Albay, ang Eastern and Central Parts of Sorsogon, gayon din po ang Catanduanes. Kumusta po ang bagyo dyan po sa inyong lugar? Ayon po sa mga balita ay hindi naman po masyadong hinagupit ang mga lugar na yan, sapagkat hindi naman po naglandfall ang bagyong Bising. Pasalamat po tayo, mga kabalitaan. Ngayon po ay araw ng Martes, April 20, 2021. Lampas na po kalahati na naman ng buwan ng Abril. Ang ating isyo sa gabing ito, mga kabalitaan, ay may kinalaman sa bagyong Bising. Ito po ay patungkol sa paghagupit ng global warming sa buong mundo. Ano po ang global warming? Ano po ang mga sanhi at epekto nito sa ating kalikasan, sa ating tao, at sa buong mundo? Ngayon pong gabi, ating tatalakayin ito
Bibigyan po natin ng sagot ang mga katanungan na yan. Kaya po, stay tuned, mga kabalitaan. Ang epekto ng greenhouse ay ang hindi pangkaraniwang bagay na pinapanatili ang Earth sa isang temperatura na nagbibigay daan sa pagkakaroon ng buhay sa planeta. Kung wala ang gases na ito, ang daigdig ay magiging sobrang lamig, mga kabalitaan. Batay po sa mga siyentipikong pag-aaral, kung wala po itong greenhouse gases na ito, ang ating mundo ay malamig sa negative 15 degrees Celsius. Wala pong buhay na mabubuhay sa mundo kung wala po itong greenhouse gases. Kaya po, importante din po ito sa ating mundo. Sa iba pong mga planeta, wala po ng mga ganitong gases. Kaya po, wala pong buhay doon. Wala pong carbon dioxide doon. Methane, wala din po. Kaya po, sa ibang planeta, zero living thing ang nandoon. Ang nandoon po, walang buhay. Dito po sa atin, sa Earth, ano po yung mga greenhouse gases na ito? Ito po yung tinatawag po natin na carbon dioxide. Ang methane, nitrous oxide or nitrogen, at ang chlorinated gases. Itong mga gases na ito po at iba pang gases sa ating atmosphere ay nakakatulong sa ating mundo. Kapag ito po ay balanse, wala pong problema. Kung wala pong sobrang emission sa mundo, for example, ito pong carbon dioxide, wala pong magiging problema ang mundo patungkol po sa global warming. Ito pong mga gases na ito na tinatawag pong greenhouse gases sa ating mundo ay may tinatawag pong greenhouse effect. Ang greenhouse effect, magre-resulta po ito sa tinatawag pong global warming. Ang resulta po ng global warming ay ang climate change. Ano po ang tinatawag po natin na greenhouse effect, mga kabalitaan? Ito po yung tinatawag natin na o tumutukoy sa paraan kung saan ang mga gases sa atmosfera malapit sa ibabaw ng mundo ay pumipigil sa init na nanggagaling sa araw. Sila, yung gases, mga kabalitaan, ang nagsisilbing likas na lambong o lilim
sa paligid ng mundo na sumisilo sa init tulad ng isang salaming bubong sa ating bahay o yung transparent roof. Hindi po lahat ng rays ng sikat ng araw ay napapunta po sa ating mundo dahil po sa mga gases na ito. Dahil po sa tinatawag na greenhouse effect. Yung iba pong mga rays ng sikat ng araw, yung sikat ng araw ay nasasala. Bumabalik po sa kalangitan. Hindi na po pumupunta sa ating mundo. Kaya po, ito po ay napaka-importanting mga gases na ito. Kung wala po nito, baka tunaw na po tayo. Dahil po lahat ng init ng sikat ng araw ay mapapunta sa mundo. Mga kabalitaan, again, ang global warming is an aspect of climate change, referring to the long-term rise of the planet's temperatures. It is caused by increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere, mainly from human activities such as burning fossil fuels, deforestation, and farming. Ito pong tatlong sanhi ng global warming, yung burning fossil fuels, deforestation, at farming ay may malaking contribution sa pag-init ng mundo. Kanina po, sinasabi ko po sa inyo na importante po itong mga gases na ito para magkaroon po tayo ng buhay dito sa Earth. Ngunit, kapag sobra po yung emission, halimbawa po, noong carbon dioxide, noong methane, noong nitrogen, yung chlorinated na gas sa ating atmosfera, nagkukos po ito ng sobrang init ng mundo o yung tinatawag po natin na global warming. Kasi po, hindi na balanse. Yung ating mga punong kahoy ay kakaunti na lamang. Ngunit yung carbon dioxide sa ating atmosfera ay napakarami na. Kaya po, painit ng painit ang ating mundo sa ngayon. Bunga po ay ang tinatawag na climate change, pagbabago-bagong klima ng ating mundo. Mga kabalitaan, dumako po tayo sa sanhi ng global warming dito po sa Pilipinas at sa buong mundo. Ano po ang mga sanhi nito? Katulad po ng sinabi ko kanina, yung number one ay ang burning fossil fuels. Ito po yung nagkakausa ng excessive emissions
of carbon dioxide sa ating kapaligiran. Ano-ano po ang mga pagsusunog ng ating fossil fuels? Ang una po, burning coal, yung pagsusunog ng uling. Ito po yung nakikita natin sa coal mining. Diyan po nagmumula. Ang sunod po diyan po sa ating factories, yung coal po natin, ang ibang mga factories ay gumagamit nito. Nung panahon, iwan ko po sa ibang bansa, sa mga may hirap na bansa pa sa ngayon, baka po yung kanilang train ay gumagamit pa ng uling. Ang ibang power plants ay gumagamit din ng uling. At iba pa. Kaya po, itong uling na ito ay sobra-sobra po yung emission ng carbon dioxide sa ating atmosfera. Ito po ay isang factor para po congested na po ang carbon dioxide sa ating kapaligiran. Pangdalawa po, burning oil, pagsusunog ng langis. Ito po'y ginagamit sa ating mga vehicles, factories, restaurants, oil drilling, etc. Isa po ito na nagbabahagi ng pagkapal ng carbon dioxide sa ating mundo. Ito pong burning oil. Ang pangtatlo, mga kabalitaan, ay ang burning gas. Ano po ang mga bagay na gumagamit dito? Ito pong gas na ito ay may patungkol sa sinatawag po natin na gasolina, yung krudo at yung gas. Ang gumagamit po nito ay ang mga sasakyan, ang motor or transportations, factories, heavy equipment, airplanes, electricity, at ang ating mga barko, etc. Sa ating mundo, dito lang po sa ating bansa, napakarami po ng sasakyan. Marami pong carbon dioxide ang nire-release itong mga sasakyan na ito. Kaya po, marami na po sa ating atmosfera ang carbon dioxide. Nagkukos ng sobrang init. Nagkukos ng global warming. Mga kabalitaan, carbon dioxide produced by human activities is the largest contributor to global warming. By 2020, its concentration in the atmosphere had risen to 48%. Lahat pong ito na emission ng carbon dioxide ang may kagagawan tayo, mga tao. Halos tayo.
mga aktibidad natin. Itong pagsusunog ng uling tao ang may gawa. Ang pagsusunog ng langis ang may gawa tayo, mga tao. Ang pagsusunog ng gas, tayo pa rin ang may kagagawan. Lahat pong ito, tayo ang may kagagawan. Kung bakit, sobra ng kapal ng carbon dioxide sa ating mundo. Kaya po nagkakaroon ng global warming. Mga kabalitaan, ang pangalawang sanhi ng pagkakaroon po natin ng global warming ay ang tinatawag na deforestation, pagkakalbo ng ating kagubatan. Ang may kagagawan po dito, tayo pa rin, mga tao. Tayo pa rin ang may kasalanan. Ang unang dahilan ng pagkakalbo ng ating kagubatan ay ang illegal logging. Ang sobra-sobrang pagputol ng kahoy, ang walang pakundangang pagputol ng ating mga kakahuyan diyan sa ating kagubatan. Kung marami pa pong kahoy, mga kabalitaan, yung emission ng carbon dioxide ay kanyang masisipsip. Sapagkat ang mga kahoy po, mga kabalitaan, ay ang sumisipsip ng carbon dioxide sa ating kapaligiran. In return, iniluluwa po niya, nire-release po niya ang oxygen bilang ating paggamit sa paghinga para tayo ay mabuhay. Kaya po, mga kabalitaan, kung napapansin po ninyo, kapag marami po ang puno, presko po ang pakiramdam po natin. Hindi po mainit. Dahil po nandiyan yung cycle ng carbon dioxide at ng oxygen. Bakit po nagkakaroon ng global warming? Dahil po sa pagputol ng kahoy. Sapagkat hindi na po balanse. Dumarami po yung mga sasakyan. Dumarami po yung mga nagsusunog ng uling. Dumarami po yung mga nagsusunog ng langis, ng gas. Ngunit po, yung mga kagubatan natin ay kalbo na. Hindi na po kaya ng ating mga kakahuyan na lahat po sipsipin yung carbon dioxide. Kaya po, nasa atmosfera na lamang sila. Nagpapainit sa ating mundo. Yun po ang kinalabasan, global warming. Marami po mga kabalitaan. Ang illegal loggers dito sa ating bayan at sa ibang mga bansa sa buong mundo. Nakakalbo na po ang ating kagubatan. In fact,
dyan po sa Mindanao. Noong nakaraang taon, umulan ng malakas. Bumaha. Ano po ang nangyari? Rumagasa po yung mga troso galing po sa kabundukan ng Mindanao. Ganun po ang sitwasyon natin dyan po sa mga bundukan po natin. Marami po ang illegal loggers. Hindi po masama. Sana ang pagputol ng kahoy kung dumadaan po sa tamang proseso. Dumadaan po sa DENR. Sapagkat ang DENR, sila po ang may karapatan na magbigay ng permit sa mga logger natin. Sila po ang magtuturo sa inyo kung ang punong iyan ay dapat nang putulin o hindi pa. Regulated na po sa ating bansa, kahit sa ibang bansa, ang pagpuputol ng punong kahoy. As I said, hindi po masama ang pagpuputol ng kahoy. Kailangan lang po natin na ilagay sa tama. Yung ating mga illegal loggers, kahit hindi pa nasa tamang gulang ang punong kahoy, pinuputol agad. Wala pong tinatanim para po pamalit doon sa kanyang pinutol. Resulta ang pagkakalbo ng ating kapaligiran. Tayo ang may kasalanan kung bakit may global warming sa buong mundo. Dito po sa Albay, noong bagyong Ulysses, rumagasa din ang mga truso galing po sa Mount Mayon. Mga quarry, rumagasa sa baba, sa paanan ng Bulkan Mayon. Talamak na po ang mga illegal loggers sa ating bayan. Ngunit itong ating DENR ay inutin sa pagsugpo. Bakit po talamak pa rin ang mga illegal na pumuputol ng kahoy? Bakit hindi ito mahuli-huli ng ating mga otoridad? Kasi po, may kumikita rin. Sa barangay lang po, sana wala pong illegal na pumuputol kung sa barangay pa lang ay hinuhuli na. Ngunit, hindi po nagagawa. Sana ang pagsugpo sa mga illegal loggers ay magmula sa barangay. Sapagkat doon pa lang malalaman na natin kung ang pumuputol ng kahoy ay legal or illegal. Hindi na po sana napuputol ang kahoy sa simula't simula pa. Kaya lang, walang magawa din
ang ating barangay officials. Sana magtulungan ang LGUs at ang DENR sa pagsupil sa ganitong mga illegal na aktibidad dyan po sa kabundukan. Kailan pa po tayo matututo? Kung hagupitin na tayo ng inang kalikasan, ang isa pang rason kung bakit nakakalbo ang ating kabundukan ay ang pagkakaingin. Sinusunog po yung portion ng kabundukan para po gawing kabahayan o subdivisions o gusali o bahay o ang iba para sakahan. Pinuputol ang lahat ng kahoy para lamang sa kanilang personal na interes. Ang pangtatlo ay ang pag-uuling. Isa pong factor din kung bakit po nakakalbo ang ating kagubatan. Kahit po yung napakaliit na mga kahoy, pinuputol dahil po mayroon lamang makakain. Gagawing uli mga kabalitaan. Hindi po nila alam na ang kahoy na yan ay nagproprotekta sa atin laban sa sobrang init ng klima. Ang isa pang rason, ang land conversion. Bundok, ginagawang syudad. Bundok, ginagawang subdivisions at iba pa. Resulta, hindi na balancing ecosystem. Resulta, nagkakaroon na po tayo ng global warming. Bunga ng global warming ay ang climate change. Abnormal na pagbabago ng ating klima. Katulad po sa nangyari ngayon pa lang dito po sa ating bayan. Ang bagyong Bising. Sunod na rason kung bakit nakakalbo ang ating kabundukan ay ang kasakiman ng tao. Hindi makuntento sa ibinigay ng Diyos na kalikasan. Hindi po nila alam kung paano pagyamanin ang ibinigay ng Diyos na likas na yaman. Kaya po, wala po silang pakundangan na sinisira po ito para lamang sa kanilang kasakiman, sa sariling kagustuhan na yumaman o magkaroon lamang. Pinuputol ang mga kahoy para magkaroon. Resulta, ang pagkapal
ng carbon dioxide sa ating atmosfera dahil kulang na po ang sumisipsip nito. Kasi po, pinuputol na natin mga tao. Ang sunod na rason, ang pagiging maunlad na bansa, probinsya, syudad, munisipyo. Kasi po, halos kinakatay po nila ang puno, magkaroon lamang ng isang maunlad na bansa. Diyan po sa Metro Manila, ilan na lamang ang mga punong kahoy sa syudad. Sa ating mga syudad, dito po sa ating probinsya, sa ating rehiyon, makikita po natin, kakaunti na lamang. Dahil po sa sinasabi nilang pag-unlad, hindi po, sabi nga sa kanta, mga kabalitaan, hindi po masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira sa ating kapaligiran. Kung ang bawat pagputol natin ng kahoy ay tinataniman natin uli ang ating kabundukan ng panibagong kahoy. Ganito po ang nangyayari sa ating kabundukan. May mga iba pang rason kung bakit nakakalbo ang ating kabundukan. Ito po ay isang napaka nakakadismayang bagay na nagre-resulta po sa pagkakaroon natin sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, ng tinatawag na global warming. Mga kabalitaan, alam po ba ninyo na ang carbon dioxide ay ang pinakamatagal na gas na pwede pong manatili sa ating atmosfera? Pwede po itong manatili sa sobra sa isang dekada o isang century. Ganun po katindi ang carbon dioxide sa ating atmosfera. Hindi po mawala-wala. Ang iba pong mga gases ay nawawala agad. Pero ito, mahirap mawala. Ang pangtatlong sanhi ng global warming ay ang farming. Bakit po? Nakakasanhi ito ng global warming o pag-init ng ating mundo at pagresulta ng climate change. Ibig po bang sabihin ito? Hindi na po tayo magtatanim. Ang rason po kung bakit ito po ay isa ring contributor ng pag-init ng mundo. Ito po ay nag-i-emit
ng methane gas. At ang tinatawag po nating nitrous oxide. Sa paanong paraan, mga kabalitaan? Yung methane gas, kapag ang isang farmer ay nag-alaga ng mga hayop, for instance, yung mga baka, yung mga kambing, ng sobra-sobra, yung kanila pong waste, yung kanila pong waste, yung kanilang manure, mga kabalitaan, ay nagproproduce ng methane gas. Ang methane gas, mga kabalitaan, ay flammable na gas. Mainit na gas, mga kabalitaan. Ito po ay colorless gas that has no smell and that can be burned for fuel. Mga kabalitaan, yung methane gas ay 40% ang contribution sa ating atmosfera. Napakalaki po na bagay. Ngunit ito rin po nagre-resulta sa global warming. Sapagkat hindi na po balanse ang ating ecosystem. Ito pong mga basurahan natin, yung tinatawag po natin na sanitary landfill, ay isa rin na nagpapalabas ng methane gas at nitrous oxide. Mga kabalitaan, minsan po, yan po sa mga basurahan ay nababalitaan po natin na nasunog. Yan po ay dahil sa sobrang init na ng basura. Yung mga organic matters ay nadidecompose na po dyan. Kaya po nagre-release ng methane gas. Yun po ang dahilan kung bakit nasusunog ang isang basurahan. Dahil po sa pagdami ng mga basura natin, yan din po ang kanilang contribution sa ating atmosfera, ang pagdami ng methane gas. Sa ating mga halamanan, mga kabalitaan, ang ating mga magsasaka ay gumagamit ng mga pataba, ng mga fertilizers na may laman na nitrogen. Katulad po ng nitrate, ammonia, ammonium at yung tinatawag po natin na urea. Nagpapalabas po yan ng nitrous oxide. Isa pong paraan para po uminit ang ating mundo.
Dahil po ang ating kalupaan, kapag wala ng fertilizer, hindi katulad po noon, hindi na po mataba. Hindi na po produktibo ang ating lupa. Kaya lang, ang resulta po ay global warming. Yung ating quarrying, mga kabalitaan, quarrying ng soil at ng mga bato, sands, mga kabalitaan. Marami pong iba. Sapagkat itong mga quarrying ito, yung quarry natin sa kabundukan ay gumagamit din ng fuels. Dumadagdag po sa pollution sa ating kapaligiran. Yung carbon dioxide. Maganda po sana yung nitrogen oxide, mga kabalitaan. Kung balanse lang po ang ating ecosystem, ito pong nitrogen oxide na ito ay napakahalaga. Sapagkat sabi po sa mga pag-aaral, 300 times yung nasasala po niya sa ating atmosfera na init na galing po sa araw. Kaya lang, dahil po sa pagdami nito, ay ang resulta, ang sobrang pag-init ng mundo, hindi na po makalabas sa ating atmosfera. Nandyan na po. Ang sunod po, yung sinasabi po natin, chlorinated gas. Ito po yung mga ginagamit sa ating mga pabrika. Mayroon pong limang uri ito na chlorinated gases. Ang pinaka well-known, mga kabalitan, ay ang hydrochlorocarbons, HFCs, na tinatawag po natin. Ito po yung mga ginagamit sa mga refrigerants, solvents, and fire suppressants, yung sa mga sa bombero. Mga solvents na ito. Huh? Yung pagproseso ng aluminum, yan po sa mga pabrika. Magnesium, electronics, and electrical transmission and distribution equipment. Lahat pong ito, mga kabalitaan, ay napakalaki po ang contribution sa ating global warming. Kaya po, lahat pong ito ang may kagagawan tayong mga tao. Lahat ng pagkasira ng ating atmosfera, ng ating kapaligiran, ang may kagagawan tayong mga tao. Ang isa pang rason kung bakit po umiinit ang mundo sa global warming na ito ay ang pagdami ng tao at ng mga hayop. Bakit ko po nasabi? Sapagkat kapag marami na po ang tao, bilyonis na ang tao sa buong mundo, tayo po
We emitted carbon dioxide. Ngunit sa kabilang banda, yung nag-aabsorb ng carbon dioxide na mga punong kahoy ay kakaunti na lamang. Hindi na po balanse. Kumbaga, hindi na 1:1, kundi 1:10. Yan po ang may pinakamalaking problema. Ang resulta po ay ang carbon dioxide ay nandiyan na po sa ating atmosfera. Hindi na po makawala. Resulta, global warming. Ito po ay wala po sa mga libro. Ito po ay isa pong analysis lamang ng inyo pong lingkod. Ito pong mga tao. Kasi po nasabi ko, naisip ko na tayo pala ay bumubuga ng carbon dioxide. Kapag marami na ang tao sa mundo. At kakaunti na yung ating kagubatan. Kalbo na. Ang resulta ay ang pag-init ng mundo. Hindi na po balanse. As I said, ang ating ecosystem. Ngayon po, dumako po tayo sa epekto ng climate change, ng global warming. Sapagkat ang global warming po ay always associated with climate change. Ang resulta po ng global warming ay ang climate change. Kaya po, ang epekto nito sa ating mundo, in particular here in the Philippines, sa ating bayan, ang una ay ang heat wave. Noong Pebrero 2007, hanggang sa ngayon, mga kabalitaan, patuloy ang ating pag-suffer ng heat wave dito po sa ating bayan. Bakit po nasabi ko? Kahit noong 2007 hanggang sa kasalukuyan, pumipila ang ilan sa ating mga kababayan upang magkaroon lamang ng tubig. Sa ibang mga lugar, kapag napakainit na, kung saan-saan na lamang kumukuha ng tubig. Minsan wala. Minsan wala pong may inom na tubig. Ganun po ang epekto ng global warming ng climate change na tinatawag. Ang pangalawa na epekto ay ang baha. Ang pag-ulan ng sobra-sobra o ang tinatawag po natin La Niña. Wala pong bagyo, ngunit bumabaha ang ilang mga lugar dito po sa ating bansa. Katulad po, yung nakaraan na buwan, yung Mindanao, yung Calabarzon area, ang NCR, at bahagi ng Luzon at Visayas, ay binaha. Dahil lang po sa pag-ulan.
Ganun po ang epekto ng global warming, ng climate change sa ating mundo. Ano po ang epekto nito? Na La Niña sa atin, mga tao, sa mga hayop, sa ating halaman, sa ating hanap buhay. Ang isa ay ang pagkasira ng mga tirahan ng tao at hayop. Minsan, mga gusali, paaralan, munisipyo tulay, at iba pa. Kasi po nagbaha. May daluyo na baha. Minsan, yung mga bahay naanod ng baha. Kaya nasisira. Kapag may baha, may La Niña, may pagkasira ng mga pananim, palay, mais, gulayin, puno at iba pa. Ganun po ang hagupit ng global warming. Resulta po niyan ay ang climate change. Kapag po may baha, may ulan, nandyan po ang pagguho ng lupa. Resulta po niyan ay ang pagkamatay ng tao at hayop. Marami na po nangyari dito sa ating bayan na ganun. Dahil po sa pagkakalbo ng ating kagubatan, nagkakaroon po tayo ng pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ganun po ang epekto ng kawalang hiyaan nating mga tao laban po sa ating kalikasan. Ang sunod na epekto po ng pagbaha o La Niña, pagbaba ng produksyon sa mga pananim, katulad po ng palay, gulayin, mais at iba pa. Ang iba wala, zero balance. Ang iba, kakaunti ang inaani dahil po sa paghagupit ng La Niña. Ang sunod pong epekto ng climate change ay ang tagtuyot, kabaliktaran ng La Niña ay ang El Niño. Epekto po nito ay ang heat stroke sa tao. Marami na pong namatay dahil po sa init, sa sobrang init, tagtuyot. Ang iba, pagkasira o pagkamatay ng mga pananim din dahil po nga sa sobrang tagtuyot, sa sobrang init ng panahon. Yung palay, mais, gulayin, puno at iba pa ay sobrang naapektuhan po. Halimbawa po, sa palayan, yung bilang po ng suwi ay kakaunti na lang. Taas ng palay, nagiging bansot dahil po sa sobrang tagtuyot, init ng panahon.
bilang ng butit at laman nito. Kasi po, lumalakas ang pagpawis ng tanim natin o yung tinatawag na transpiration na nagdudulot ng pagkatuyo ng ilang bahagi ng pananim natin. Ang iba nga po, lahat ay tuyo, resulta na mamatay ang ating pananim dahil po sa sobrang init. Resulta po nito ay ang pagbaba ng production din sa mga pananim natin. Ang sunod pa pong epekto ng sobrang init, yung tagtuyot, pagkalat ng nakakahawang sakit sa tao, sa hayop, at mga halaman. Sa mga tao, yung mga skin diseases. Yung sa hayop, yung minsan namamatay na lamang. Sa mga manok, yung ating mga halaman, marami pong mga diseases dahil po sa sobrang init, tagtuyot na nararanasan natin. Pang-apat pong epekto, nakaranas na po tayo at patuloy pa rin sa mga darating na araw ng malalakas na bagyo. Dulot po ito sa pagtaas ng temperatura sa karagatan at pagdami ng evaporation. Kapag po mainit ang isang tubig, ang ibabaw ng karagatan, yun po ay tumataas. Tumataas po ang level ng karagatan. Dumarami po yung evaporasyon yung tinatawag po nating pagsingaw. Kaya po nagkakaroon po tayo ng clouds formation. Resulta po nito, possible reason or result, maybe a typhoon. Dahil po sa bagyo, dito po lang sa ating rehiyon, marami na pong namatay. Hayop, marami nang tumangis dahil po sa bagyo na malalakas. Pagkasira din ng tirahan, gusali, infrastruktura, yung tinatawag po natin tulay, farm to market road, patubig, at kalsada. Marami po talaga. Lalo na yung mga substandard na mga gawa ng DPWH. Hinahangin pa lang, wasak na. Hinahangin pa lang, nabubuhag na agad. Pagkasira ng kabundukan, nasisira po ang ating kabundukan. Lalo na kung wala nang kagubatan. Wala na yung punong kahoy. Dahil yung hangin, doon na po sa lupa, tumatama. Hindi na po sa puno. Pagkasira ng ating mga kabuhayan, sa kabukiran, yung ating livestock na tinatawag
Yung ating palaistaan, nasisira din dahil sa malalakas na bagyo. Yan po ang resulta ng climate change. Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa ibang mga lugar sa ating mundo. Kapag may bagyo, lagi pong may landslide. Dahil po nga, wala nang gubat, wala nang punong kahoy ang ating kabundukan. Resulta, padaos-dos ang mga lupa. Resulta, pagkamatay ng tao, mga hayop, pagkasira ng mga tirahan at iba pa. Ang isa pang rason o resulta ng mga bagyo ay ang maraming naghihirap. Panglimang apekto ng climate change, pag-asim o acidification ng ating karagatan, mga kabalitaan. Sobra na po yung acid ng ating karagatan. Resulta po, minsan, nababalitaan po natin yung pagkamatay ng mga isda. Ganun po, humagupit ang inang kalikasan. Lahat ng ito ay kagagawan nating mga tao. Sunod na effect ng climate change. Minsan po dito sa ating bayan ay umuulan ng yelo. Minsan sa ibang bansa may tinatawag na tagsibol. Minsan napapaaga. Pagkatunaw ng mga yelo, ha? Minsan po sa ibang mga bansa o kahit dito po sa ating bayan, ay nakaranas po tayo ng tinatawag na wildfire o yung tinatawag pong bushfire. Kung hindi po ako nagkakamali, dyan po sa Australia, dyan po sa California, dahil po sa sobrang init ng panahon, nasunog po yung kanilang kagubatan. Yan po ang isang resulta. Isang epekto ng climate change. Ang iba, ang sunod na epekto ay ang paglipat ng habitat ng mga hayop. Minsan nakikita po ninyo yung mga ahas, nandyan na po sa mga syudad. Yung ibang mga hayop na nakikita lang po sa kagubatan, pumupunta na po sa mga kabahayan. Dahil po nga, wala nang matirahan dyan po sa kagubatan. Lahat pong ito, kagagawan po ng tao. Kung sana po tayong lahat ay may kakaunting concern sa ating kapaligiran, hindi po tayo nagpuputol ng kahoy na walang paalam sa mga otoridad.
hindi po tayo sunog ng sunog kung ano-ano. Sana po, naging responsable po tayong tao. Hindi po natin mararanasan ang tinatawag na global warming. Kaya lang dahil sa ating kagustuhan na yumaman, magkamal ng sobra-sobrang salapi, magpayaman ng magpayaman, kahit yung ating kalikasan ay sobra nang naapektuhan. Kapangyarihan. Kapag mayaman ka, makapangyarihan ka sa mundo. Ngunit hindi po alam ng mga taong ito na itong mga bagay na ginagawa nila ay yan din ang babalik sa kanila. To sum up, mga kabalitaan, global warming ay epekto ng kapangahasan ng mga tao na higitan ang ginawa ng Diyos sa mundo. Ang Diyos, mga kabalitaan, ay hindi po gumawa ng factories, iba't ibang sasakyan, mga sandatang pangdigma, computers, electronics, plastics, styrofoams, power plants, air conditions, fertilizers, chainsaws, cell phones, televisions, at iba pa. At lalong hindi tinuruan ang tao na gumawa ng mga bagay na iyon. Sapagkat alam niya na nasa taas na makakasira po iyon sa ating atmosfera at kapaligiran. At maging ng ating mundo. Lahat ng mga bagay na dala di umano sa pagbabago ng mundo tungo sa kaunlaran ay siya rin magdadala sa mundo ng kapahamakan sa ngayon at sa hinaharap. Nandiyan na po ang paghagupit ng malalakas na bagyo, lindol, pagbaha, pagguho ng lupa, tagtuyot, nakakahawang sakit tulad po ng COVID-19 at iba pa. Sobrang init ng panahon at pabago-bagong klima. Mga kabalitaan, kung nakontento lang tayo sa likas na kasaganahan na ibinigay ng Diyos sa atin, walang global warming na nagbabanta ng pagkagunaw ng mundo. Ang bunga ng paghangad natin ng kasaganahan, material sa ngayon, ay ang tuluyang pagkasira ng ating atmosphere at kapaligiran. Walang halaga o saysay, mga kabalitaan, ang pagiging masagana kung nilalapastangan natin ang bigay na likas na yaman ng Diyos para sa atin.
Tandaan natin, mga kabalitaan, lahat ng pag-aabuso, pagmamalupit, kasakiman, pag-iimbot, at kalapastanganan natin laban sa ating atmosfera at kapaligiran ay may malupit na parusang kaakibat. Mahirap bang pagyamanin natin ang lahat ng bagay na bigay sa atin ng nasa taas? Mahirap po ba? Madali ba sa atin ang sirain? Lahat kapalit ang karanyaan sa buhay. Kulang pa ba ang likas na kayamanan na ibinigay ng Diyos sa atin para humangad tayo ng labis? Lahat ng mga bagay na sumira at patuloy na sumisira sa ating atmosfera at kapaligiran ay gawa nating mga tao. Kung hindi magbabago tayo, mga kabalitaan, tayo po rin ang huhukay sa sarili nating libingan. Tayo, again, tayo po ang gagawa ng sarili nating Armageddon na wawasak sa buong mundo. Ganun po ang sistema. Kung hindi po tayo magbabago, tayo rin po ang kawawa. Ang global warming, ang climate change, iyan po ang pupuksa sa sanlibutan. Kapag wala na po yung ozone layer, kapag dumami na ng dumami ang greenhouse gases sa ating atmosfera, iyan po ang pupuksa sa lahat ng tao, sa lahat ng nilalang sa mundo. Sapagkat sino ang mabubuhay kung napakainit na ng ating mundo? Wala. Kaya po, ang aking sinasabi sa inyo, sana matuto ang bawat isa sa atin. Ang kalawakan, ang mundong ito, ay ginawa ng Diyos. Hindi po sirain ng iilan. Hindi po lapastanganin ng iilan. Kundi dapat natin alagaan, lalo na ang ating mga kagubatan, ang ating mga kabundukan, at iba pang nilalang sa mundo. Sana po may natutunan po kayo ngayong gabi. Na ang issue po ng global warming ay hindi po basta-basta. Ito po ay nakakamatay. Sinasabi po nila, ang global warming ay hindi mahalaga. Unti-unti po tayong pinapatay nitong global warming na ang bunga po ay ang climate change. Lahat po na nangyayari sa ating kapaligiran
Iyan po ang resulta ng ating kagaguhan sa ating kapaligiran. Ang masama po, kahit yung walang kinalaman, kahit yung hindi po gumagawa, kasabay sa naapektuhan. Didiinan ko muli, mga kabalita, ang ating mga illegal loggers. Marami po kayo dyan. Lahat po kayo. Kayo po ay mamamatay punong kahoy. Hindi po dahilan na wala po kayong ibang makuhanan na hanap buhay ay ang pagpatay lamang ng punong kahoy. Hindi po yan dahilan, kundi marami pang paraan para mabuhay, hindi lamang dahil sa kahoy. Okay naman na pumutol, sabi ko po, kundi magkaroon lamang ng permiso mula po sa kinauupulan. Lahat po may proseso. Lahat po ng kagamitan po ninyo dapat may permiso. Sa muli po, ang Ihambalos Multimedia Channel ay nagpapasalamat sa lahat. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mga kabalitaan, noong mga nagdaang dekada, hindi po pa mainit ang panahon. Kapag ang oras ay nasa pagitan ng 6:00 at 8:00 ng umaga, ay hindi pa po mainit masyad. Ngunit ngayon, sa panahong ito, napakainit na po ng panahon. Maraming salamat sa ating mga nanood. Sa lahat-lahat po, sa inyong lahat na manunood pa lamang, sapagkat lagi po itong nasa account ng inyong pong lingkod at sa YouTube channel. Sa muli po, sa palagian kong sinasabi, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Huwag po nating gawin ang mali ay maging tama. At ang tama ay maging mali. Once again, salamat po sa lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Uragon ng Bayan. Good evening to everyone.